naman ang reklamo ng ilang estudyante sa ilang jeepney driver. Kaya paalala ng NTFRB sa mga mamang tsuper, magsukli ng tama dahil ang kulang na sukli ay maaaring maging dahilan para ikansela ang kanilang prangkisa. Nakatutok si Julius Segovia. Sa June 14, pasisingili na 50 sentimong taas pasay sa jeep. Pero ngayon pa lang, dumidiskarte na si Rowena sa paghatid sa anak na si Ashley. Pinakalong ko na lang siya para 8 pesos pa rin yung binabayad ko. Kapag naipatupad ang fare hike, magiging 8 piso at 50 sentimo na ang minimum fare para sa unang 4 na kilometro at dagdag na 10 sentimo kada susunod na kilometro. Sa susunod na linggo pa ipapamahagi ng LTFRB ang fare matrix na batayan ng bagong pasahe. Sa panuntunan ng LTFRB, may 20% discount ang mga estudyante, senior citizens at mga may kapansanan. Kaya kung 8 pesos ang kasalukuyang pasahe sa jeep, 6 pesos and 40 centavos lang ang dapat nilang ibayad. Ang problema kung minsan, wala raw panukli ang mga tsuper. May mga jeepney drivers sa dyang hindi talaga nagbibigay ng change kahit na ulit-ulitin mo. Siyempre, para sa ganun 50 cents or kaya piso na sukli, nakakaya naman makipagtalo pa. So, inaya lang namin. Yung binabayad po namin exact fare para po... Opo, minsan po kasi kulang yung sukli. Babala ng LTFRB. Kailangan po talaga magkaroon din talaga sila ng sapat na barya, no, ang ating mga drivers. Pwede raw isumbong sa LTFRB ang mga driver na hindi nagsusukli ng tama at sobra kong maningil. May kaukulan itong multa at parusa. Habang hindi pa naipatutupad ang dagdag pasahe, humihirit na ang grupong akto na otomatikong igalaw ang pasahe sa jeep oras na tumaas o bumaba rin ang presyo ng petrolyo. Halimbawa natin, tumaas na 5 piso or tumatom, taas kaagad ng 50 centavos. Pero hindi raw ito pwede. Kinakailangan po natin baguhin ang batas at ito ay dadaan muna sa masusing pag-aaral ng Kongreso po natin. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.